luto tayo ng buro. Yan yung mga pagkain litis ng mga ano, taga Pangasinan, sa Ilocano. Yan. Ito, meron tayong kangkong at saka okra na ilalaga natin. Yan. Tapos meron tayong, ayan, ito yung mga ingredients natin na gamitin. Yan, sili, sibuyas, kamatis, yan, luya. Wala, nakatuwaan ko lang na ano to, i-content. Ito yung ating buro. Pinanis na kanin yan. Saka tilapia. Ayan, sariwang tilapia. So, igigisa natin yan. Ayan. Maganda yung medyo marami-rami mantika kasi mataba-taba yung ano, parang mamanti-mantika yung buro. Kaya masarap. So, lagayin natin yung bawang. Hintayin lang natin nga ano, mag-brownies. Yung kulay na. Ayan. And then lagay natin itong buyas. Ayan. Sabayin natin itong ano, siling green saka siling pula. Para medyo manghang-hang siya. Ayan. Then, lagay natin itong luya. Ayan, huli natin yung kamatis. Ayan natin lagay ng luya para pampalis ng langsa kung sa isda. Ayan o, oh. Ilagay natin kamatis. Ayan, hintayin natin na matunaw yung kamatis yan. Isa-pisahin lang natin. Then, hindi ka makakakain ng ano, hindi masarap ang buro kapag wala siyang kasamang nilagang mga gulay. Like talbos ng kamote, nilagang okra, nilagang talong, nilagang pechay. Yan yung mga kamats niya. Kasi yan yung parang isasama natin dito sa buro. Pinaka-ano na natin tong buro, pinaka-sausawan na natin ng pilang pinakababuong na natin ba. Pero pag nasarap ang katala dito, pinapapak mo pa. May mga, ano, maraming mga tao talaga na ayaw ng buro. Kahit anong pilit mo, ayaw nila. Hindi nila kayang ipasok sa simura nila. Kasi kapag isusubo na nila or maamoy pa lang nila, wala na. Mabalik ka rin na sigmura nila. Pero pag sanay ka na, at talagang na kasanayan mo ng kumain o mag-ulam ng buro, masarap. Napanapin mo rin talaga. Papapakin mo pa. Parang bitin na bitin ka ba? So yan na... Ilagay natin ang ricado niya para pag inilagay natin yung buro isa pag hinalo natin andun na masisipsip na niya yung ano yung lasa. So lagyan natin ng magic syrup. Ayan. Then i-chill siyempre. Ayan. Lagyan natin ng paminta. Ayun. So pwede lang ilagay yung buro at saka yung isda. Ito oh. Siya yung amoy talagang doon mo makikilala yung buro sa amoy. Grabe talaga ang amoy. Sabi ko sa inyo amoy ano, amoy ewan. Lalo na pag niluluto mo na ginigisa mo
Yun, aalingasaw na siya. Yan, takpan muna natin dahil baka magalit ang kapitbahay. Bakit palagi sinasabing magalit ang kapitbahay? Sa mga kumakain lang ng puro, nakakalam niya. O, ngayon guys, ayan na siya. O, ayan. O, kain tayo, puro. Ayan o. Tapos itong kapartner niya. Ayan. Hindi ka pwedeng kumain ng puro na walang kapartner na nilagang gulay. Ayan siya. Dahil meron kaming kasama rito na hindi kumakain ng puro, kailangan namin magluto ng ibang ulam. Ayan. So, pinagsiwa muna lang siya. Ayan. So, ayan o. Sarap, no? So, yun lang guys. Sana nagustuhan nyo itong konting video na to. Tara, kain muna tayo.